Hello, Cancer, Sun Moon Rising, and Venus Sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for July 29 and 30. At maraming salamat po sa inyong support sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. And paalala lang po, general reading ito, kaya hindi ito magro-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong moon rising and Venus signs dahil baka nandoon na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari ninyong isulat po yan sa comment section sa baba ng video. Thank you! Cancer, wow, reflecting pool, stillness, ayan, serenity, you know, serenity ang nakikita ko sa card na to. Feels like, Cancer, kailangan ninyong magpahinga, kailangan ninyong magmuni-muni, mag-reflect, mag-introspection, kailangan ninyong kalmahin ang sarili ninyo. Maaring there is a stressful situation na pinagdadaanan ng iba sa inyo lately, kaya kailangan ninyo ngayon na reset ika nga ng buttons, kumbaga, no? So kailangan niyo ngayon mag solitude, mag-reflection, yung wala muna kayong gagawin. Magpahinga muna kayo. Ipahinga ang katawan so that makapag-relax din ang lahat ng cells sa inyong katawan at pati na rin ang inyong isipan, makalma, ang nararamdaman ninyo makalma, maghingang malalim, mag-meditate kayo, mag-breathing exercises kayo, that is what you need para matulungan ang inyong katawan na makapag-recuperate, no? Mag-rejuvenate kayo. Kailangan ninyo yan para maano kayo, ma-relax, no? Ma-relax ang buong katawan ninyo, including your isip at yung puso ninyo, no? And also, Cancer, maaring may mga bagay na kailangan kayong pag-isipan dito, no? Maaring may mga kailangan kayong pag-muni-munihan talaga, no? Kaya, magagawa nyo lang yan kapag nag-relax kayo, nagtahimik ang inyong katawan, tahimik ang iyong isipan, no? So, maaaring makakapag-go through kayo ng mga iniisip ninyo at nararamdaman ninyo when you put yourself on solitude, diba? Kasi kung busy kayo, may ginagawa kayo, of course, yung isip ninyo nandoon din sa inyong ginagawa. So, you can't think clearly dito. Kasi, diba, isa-isa lang, you can't serve two masters at a time, 'di ba? Kaya kailangan kung pahinga, doon kayo mag-isip-isip, doon kayo mag-reflection, 'di ba? Yung ganun. And pinapakita ng guides ko yung number 33. So this is a powerful number. This is a master number 33. So please look up for the meaning of master number 33 for more guidance po, Cancer, okay? Because that is double number, so meaning powerful ang energy na hatid ng single digit na yan, which is number 3. So, yung number 3 naman resonates with wealth. No? Resonates with wealth. So, maybe ang sitwasyon ninyo dito, ang kailangan pag-isipan or pag-muni-munihan ninyo is maybe regarding sa trabaho, sa source of income, sa negosyo, maaring sa career, yung ganoon, kung ano man ang pinagmumulan ng inyong kaperahan, no? Or maybe nagba-budget din kayo. So, standing stones, number 40, passage. Ayan. So, feels like meron kayong bagong sisimulan dito. Maaring meron new beginning na napipinto dito, dumating sa inyo, no? Na parang minamasdan nyo muna, tinitignan nyo muna, maaaring may idea na kayo kung ano yung gusto ninyong pasukin na opportunity na to. So, maybe, no? Talagang you are about to enter that new opportunity sa buhay ninyo, and maybe that is something na kailangan ninyo pag-isipan. Kaya siguro, you need to put yourself into stillness dahil kailangan ninyo pagmuni-munihan ang gagawin ninyo, how you're going to approach this situation, yung mga ganon, ano, Cancer? Maaring ganon ang ganap ng iba, kaya kailangan ninyo talaga na magpahinga. Okay? Kailangan ninyo na mag-solitude dito para makapag-focus kayo sa kung ano ang mga gagawin ninyo, how you're going to navigate this new beginnings, no?
What else? We have magic, moonlight, enchantment. Ayan. So, napipick up ko dito, downloads. May mga downloads, intuitive messages, signs, synchronicities na maaring pinapadala sa inyo ang divine universe. Kaya you need to tune in to your intuition. You need to tune in to your inner guidance. Dahil maaring may mga gabay kayong hinihingi, maaring humihingi talaga kayo ng enlightenment din. And yun, pinapadalahan na kayo. No? Kaya make sure that you tune in to your intuition dito. Dahil yun ang magiging gabay ninyo on how you're going to navigate this new beginning, this new opportunity na parating, no? So, Cancer, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages po for July 29 and 30. And maraming salamat po sa inyong support sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. At paalala lang po, general reading ito, kaya hindi ito magra-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs. Dahil baka nandoon na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Sulat nyo po yan sa comment section sa baba ng video. Unang mensahe, oh my God, napakaganda ng blueberry spirit na to, Scorpio. Happiness, yan ang babalot sa buhay ninyo around this time. Magiging masaya kayo, no? Magiging masaya kayo, there's going to be some kind of excitement, feeling elated kayo dito. Yun ang akin napipick up dito kasi maliwanag ang lahat, no? Blooming kayo. Blooming kayo, Scorpio. Yun ang akin napipick up dito. Merong excitement na nararamdaman ng iba sa inyo dito. So maybe, you know, may mga magagandang events dito na mangyayari sa buhay ninyo. Kaya magiging masaya kayo. Magiging feeling inspired kayo and motivated dito, no? And pasensya na po, Scorpio, ha? Kung meron kayo naririnig na background noise na construction ang dating, because talagang merong construction nangyayari dito sa tabi namin. It's still very early in the morning, pero nagsisimula na silang maghakot, no? So, pasensya na po sa ingay. And back to happiness, Scorpio. You know what? Maaring may mga ganap dito sa buhay ninyo around this time na talagang they are falling into its right place. Kaya you are feeling super happy, no? So, napakaganda. Good for you. I-savor ninyo yan. Yakapin ninyong happiness na yan. Ayan, frog spirit, renewal, abundance ang nakikita ko dito because of the golden frog. Yan. So, that is abundance, diba? That resonates with financial success, financial abundance, you know? Maring may mga opportunity dito, financial opportunities na kakatok sa buhay ninyo around this time, Scorpio. Kaya siguro yan ang magiging dahilan ng pagiging masaya ninyo, no? Because maybe that financial opportunity, whatever that is, maaring yan ang hinihintay ninyo, no? Maaring you are expecting that talagang dumating sa buhay ninyo. Kaya ngayon na dadating, talagang you are going to be feeling happy, no? So, good for you, Scorpio. And isa pa, no, yung renewal na to, it feels like to me that makakapagpahinga kayo, no? Maybe talaga, because this is weekend naman, so maaari talaga na ang iba sa inyo is going to embark on a retreat. Maaari ang iba sa inyo is really going to do some kind of meditation. Ngayon, you're going to put yourself into solitude, no? So maaari may mga binabalak ang iba sa inyong ganon. Kaya
talaga magiging masaya kayo after na gawin ninyo ang mga yan. Dahil siyempre, you are going to be feeling renewed, you're going to be feeling light, you know? Kasi pag nag-meditate tayo, pag nag-muni-muni tayo, nasa reflection and introspection mode tayo, after that, parang ano tayo, renewed talaga. Yung parang nabawasan tayo ng bigat sa kalooban, sa isipan, yung nagiging blooming talaga ang dating natin, no? Diba? Gumagaan ang pakiramdam natin eh. Kaya makikita ninyo, no, na magra-radiate talaga ang inner beauty ninyo dahil yung stress kahit papano maaring mawala or maaring mabawasan, you know? Kaya talagang magiging magaang ang pakiramdam ninyo dito, no? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have generosity. Ayan. So, generosity energy, yan ang babalot din sa inyo ngayon, Scorpio, other than happiness. And, you know, in generosity energy, you know, that is a cycle, no? Sometimes, tayo yung nagbibigay, tayo yung tumutulong, minsan naman tayo yung nagre-receive, or minsan, both, diba? Meron tayong nare-receive dahil meron ding pagbibigyan, no? May mga ganon na nakakapag-receive tayo ng blessings, ng tulong, ng assistance, and if it's more than enough for us, sinishare din natin, diba? So, maaring ganon ang ganap dito for some of you, Scorpio. Maaring dahil may blessing kang parating, diba? May financial abundance na parating sa inyo dito. So, maaari talaga, no, na you are a generous person, no? Maaring naturally, nasa DNA nyo talaga ang pagiging generous. Kaya, maaaring kung ano man ang meron kayo, sinishare din ninyo yan sa iba. So, maaaring yun din ang ganap ng iba sa inyo. Kaya talagang magiging masaya kayo. Kasi, walang kasing saya, di ba, ang makapagbigay ka ng tulong sa iba. Walang kasing saya, walang kapantay ang saya, no, na nararamdaman natin kapag tayo ay nag-share ng blessings din natin, ng kung ano ang meron tayo, di ba? Kaya siguro magiging happy ka talaga ngayon, other than other reasons, but also for being generous, no? So, Scorpio, that's all I have for you for this week. No, sorry. This is for the weekend. So I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong weekend messages for July 29 and 30. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. And paalala lang po, general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandoon ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Write them down in the comment section below. Thank you! So, Pisces, paunang mensahe, Spirit Guardian of Autumn. Ayan, we have number 35 as well and letting go. Ayan, so, now is the time na mag-purge na kayo, mag-let go kayo, no? Dahil parang ano to, I'm getting the energy of Ten of Wands dito na parang ang dami na ninyong karga. No, ang dami na ninyong karga-karga sa balikat ninyo. Parang you have too much on your plate already, no? So ngayon is the time for you, Pisces, to let go, no? Let go nyo na yan, i-release nyo na yan kung ano man ang nagpapahirap sa inyo, nagpapabigat ng inyong balikat, nagpapabigat ng inyong nararamdaman at iniisip, no? Iniimbitahan kayo ng mensaheng ito to let go, okay? Kaya you may need to do some kind of reflection then so that you can go through your feelings and emotions and thoughts dito para ma-figure out ninyo kung ano ang kailangan ninyong i-give up na, no? Kasi it feels like to me that hirap na hirap na kayo dahil maaaring ang dami na ninyong ginagawa talaga. Dami ninyong trabaho sa opisina, sa
karir ninyo, ang dami ninyong kailangang asikasuhin, ang lahat pa ng obligasyon siguro, responsibilidad sa bahay, halos nandyan din sa balikat ninyo. Kaya you are really feeling full, overwhelmed na kayo, no? And maaring ganun ang inyong sitwasyon dito for some of you. Of course, this is not going to resonate with everyone. No, so just take as it resonates, Pisces. But yun ang unang-unang kong napipick up dito. So, you really need to let go some of the things, no, na nasa plate ninyo, no? Give yourself also time, di ba? Because there is life then after work, there is life after kung ano man ang mga obligasyon ninyo sa bahay, 'di ba? Give yourself ano din time para din na mag-unwind ka, para makapag-relax ka, yung mga ganon. Kaya you need some kind of delegation ngayon, no? Pagdating diyan sa mga ginagawa ninyo, no? For others of you naman, this is letting go of burdens, emotional burdens, no? Maari din ang iba sa inyo matagal nang nag-harbor ng emotional wounds, emotional pain, heartbreak, heartache, resentment sa puso ninyo, and now is the time that you need to let go, Pisces, no? Ano na, palayain nyo na ang sarili ninyo from that kabigatan sa katawan, sa isip at sa puso para makapag-move on na kayo sa buhay. Okay, Pisces? Yan ang mensahe sa inyo ng spirit ngayon. Okay? We have strength. Ayan. So, your inner strength, you know, your courage will be activated ngayon so that you'll be able to let go. Dahil totoo naman, Pisces, na it's really hard to release. It's really hard to let go. Diba? Kaya, maaring yan ang nagpapaano sa inyo. Maaring yan ang additional na nagpapahirap din sa inyo. Kasi, maring gusto niyo na talagang mag-let go ng mga bigat sa damdamin ninyo, sa isip, no? Pero wala kayong lakas ng loob, no? Maaring ganoon. Kaya ngayon, your physical, your inner strength and courage will be activated ngayon, Pisces, and you will decide now, no? Na talagang oo, kakayanin ko na. Gagawin ko na 'to for my own good, 'di ba? For my own well-being. I'm going to activate my courage and inner strength. I need to speak up na kung sa trabaho yan, pamilya, nakabigatan. You know, maglalakas loob na kayo ngayon magsalita, ipahayag sa kanila ang totoong nangyayari sa sarili mo, ang totoong nararamdaman, no? And ang iba naman sa inyo, yung emotional burden, ang ilalet go ninyo, it feels like you're also going to ano na ngayon, no? Maglalakas loob na din kayo ngayon. Nasimulan nyo nang i-dissect ang mga nararamdaman ninyo at ang mga iniisip ninyo para makita nyo na ngayon yung daan patungo doon sa bagong buhay where you will experience peace, harmony, happiness, yung ganon, no? So, maglalakas loob na din kayo dyan, no? For some of you Pisces na may ganyang sitwasyon. Renewal, definitely, ito ang gagawin ng iba sa inyo. When you do let go, no, kapag nag-release na kayo ng kung ano man yan, bigat sa katawan, sa isip, sa puso, no, makikita ninyo, Pisces, you are going to be feeling renewed, no? Yung parang ang gaang-gaang na ng pakiramdam ninyo, yung parang ang gaang-gaang ninyo, di ba? No, yung magiging maluwag ang isip ninyo, magiging magaan ang nararamdaman ninyo, you're going to be feeling free, yung ganun na wala kayong iniisip, wala kayong walang, alam mo yun, yung parang nagpi-prevent sa inyo to do things that you want to do. Kasi wala na yung bigat na nararamdaman ninyo. Wala na yung mga iniisip ninyo na, ay, baka ganito, ay, baka ganon. Mawawala na ang mga yan, no? Yung mga reservations na yan, that will be gone as well. Kaya you are going to just be feeling light. Magiging masaya na kayo because you're going to move on now with your life dito. Magiging magaan na din yung mga responsibilidad din yun at obligasyon because magkakaroon na din kayo dito ng katulong kung sa trabaho man yan, sa pamilya, sa bahay, diba?
talagang magiging masaya kayo dito, Pisces. No? Yan ang akin na pipick up dito. So, I'm seeing the golden frog then. And you know what? Yung golden frog na yan, that represents good luck, that represents financial abundance. Kaya maaring meron ding opportunity na papasok sa inyo dito, Pisces, that is going to bring forth prosperity and abundance sa buhay ninyo. So, good luck. Okay? So, that's all I have for you for the weekend. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.